Hello, Kahugot! Welcome back to DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, The Kahugot YouTube Channel. Kahugot, paano mo nakilala yung jowa mo? Paano kayo nagkakilala? Paano yung ligawan? Paano yung proposal? Paano yung kasal? Ala, natanong ko lang kasi si Sherwin na siyang may-ari ng kwento inyong mapapakinggan ngayon ay naglahad kung paano niya natagpuan ang kanyang right one matapos ng maraming beses na pagkabigo. Inyo pong pakinggan ang kwento ng buhay at pag-ibig ni Sherwin dito sa DKB Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, The Kahugot YouTube Channel. Dear Kuya Bono, hindi naman talaga ako palakinig dati hanggang sa napakinggan ko ang kwento ni Lodrey at binago nito ang pananaw ko sa pakikinig ng mga kwento. Para kasing nandun ako at nakikita ko yung nangyayari. At mula nga noon, Kuya Bono ay naging avid listener muna ako. By the way, ako nga pala si Sherwin, tubong Ilocos Norte. Binala ko noon ang magpadala ng sulat sa iyo kaso umalis ka naman sa campus radio noong 2012 kaya kinalimutan ko na lang ang planong magpadala ng kwento sa iyo. Kaya lang nung makita ko ang post mo sa Facebook na may caption na may magbabalik, noon muling nabuhay ang plano kong isulat ng kwento ng buhay ko at sana Kuya Bono ay mabigyan din ng pagkakataong mabasa ito sa iyong programa sa YouTube. Hayaan mong simulan ko ang kwento ng buhay ko noong first year high school ako. Ito kasi yung time na unti-unting nawawasak ang pamilya ko. Oo, Kuya Bono, produkto ako ng isang broken family. Lumuwas kasi ang nanay namin para magtrabaho sa Maynila. Dito na nga nag-umpisang magbago si nanay at ito ang naging dahilan ng madalas nilang pag-aaway ni tatay. Ni hindi naman sila totally naghiwalay, Kuya Bono. In fact, sinundo pa nga ni tatay si nanay para iuwi sa aming probinsya. Kaya lang, bumalik pa rin si nanay sa Maynila. Lumipat din siya ng trabaho at hindi niya na pinaalam sa amin kung saan kaya't nawalan na kami ng balita tungkol sa kanya noon. Ngayon, Kuya Bono, ay alam na namin kung nasaan siya ngunit ayaw pa rin niya umuwi. Sinasabi niyang wala naman daw siyang ibang pamilya doon. At ganito rin naman ang sinasabi ng pinsan naming kasama niya sa Cavite. Dahil sa hindi na pag-uwi ni nanay ay unti-unting nagbago si tatay. Dati-rati mahina siyang uminom ng alak pero ngayon lasenggo na. First year high school lang ako noon, Kuya Bono, pero umusbong sa isip ko na kung balang araw ay magkakapamilya ako. Titiyakin ko na hindi mangyayari ang kagaya ng nangyari sa nanay at tatay ko.
Sa classroom namin ng high school ay may ultimate crush ako, si Bea. Siya ay isa sa pinakamagandang babae sa school campus. Malaking bulas siya, Kuya Bono, dahil kahit first year pa lang kami noon ay dalagang-dalaga na siyang tingnan. Magaling kasi siyang pumorma, palibhasa may kaya sila sa buhay. At dahil sa angking karisma at kagandahan ni Bea ay naging ligawin siya. Hindi lang ng kapwa namin first year kundi maging ang mga higher years. Lalo pang dumami ang mga maniligaw ni Bea nung sumali siya sa Mr. and Miss Intrams kung saan na-display talaga niya ang kanyang angking kagandahan. Dahil dito ay nag-alangan akong ligawan si Bea, Kuya Bono. Hindi naman kasi ako kagwapuhan at mahirap lang kami. Ano ba namang panama ko sa mga manliligaw niya? Kaya't hayon, naging secret admirer na lang niya ako mula first year hanggang fourth year. Ganun ako ka-consistent, Kuya Bono, sa pagka-crush ko kay Bea. Kaya lang bumilib ako kay Bea kasi sa dinami-dami ng nanligaw sa kanya ay wala naman siyang sinagot ni isa. Naisip ko na lang na marahil ay nag-focus lang siya sa kanyang pag-aaral. Siya kasi ang pumapangalawa sa pinakamatalinong estudyante sa batch namin. Si Hazel ang nangunguna. Si Hazel, Kuya Bono, ang naging girlfriend ko. Ang pinaka-bright na estudyante sa batch namin. Masaya na ako noon, Kuya Bono, kasi mantakin mo shot ako ang running for valedictorian. Isa pa maitsura naman si Hazel, yun nga lang, malalaki ang dalawang ngipin niya sa harap. Tuloy ay naalala ko yung kwentong binasa mo noon, Kuya Bono, yung may linyang may girlfriend isa koneho, yung may Bugs Bunny. Hindi ko na lang kasi maalala ang pangalan ng letter sender. Kaya lang tatlong araw lang naging kami ni Hazel. Brinik din niya ako. Hindi seryoso ang pagkasagot niya sa akin dahil ang totoo ay gumanti lang siya sa barkada ko na ex pala niya. Ayos lang naman sa akin yun kasi hindi naman ako affected. Wala akong emotional investment kasi nga saglit lang naging kami. Bumalik na lang tayo sa aking ultimate crush na si Bea, Kuya Bono. JS prom namin ng fourth year na kami, nag-ipon ako ng lakas ng loob para maisayaw si Bea at maisatinig sa kanya ang matagal ko nang tinatagong pag-ibig para sa kanya. Bea, alam mo bang unang side pa lang ng mga mata ko sa'yo noong first year tayo? May naramdaman na akong pag-ibig para sa'yo. Natakot lang akong sabihin sa'yo dahil sa agwat ng estado natin sa buhay. Sobrang layo. Alam mo, Sherwin, matagal ko na rin alam na may gusto ka sa akin. Tingin ko hindi ka naman mahirap mahalin, kanya nga lamang ay focus lang muna talaga ako sa pag-aaral ko. At isa pa, kaibigan lang ang pagtingin ko sa'yo, kaya let's just be friends, okay? Tumango na lang ako noon, Kuya Bono, bilang tugon at yun nga, naging magkaibigan na lang kami ni Bea. Sad but true, pero na-friendzone ako.
Bago sumapit ang graduation sa high school, Kuya Bono ay kinausap ako ni tatay. Anak, hindi na sasapat ang kinikita ko para pag-aralan ka pa sa koleyo. Magtrabaho ka na lang muna. Pagkadinig ko nito ay biglang bagsak ng balikat ko. Malungkot tanggapin, Kuya Bono, na hindi ko pala matutupad ang pangarap kong maging isang chef. So, ganoon na nga ang nangyari, Kuya Bono. Pagka-graduate ko ng high school ay nagtrabaho ako. Trabaho sa bukid, pamimintas ng bunga ng mangga, naranasan ko din ang magtrabaho sa junk shop at naging flockman ako. Hanggang sa pinalad akong matanggap sa isang malaking kumpanya ng poultry layer chicken dito sa Ilocos. Nagdi-deliver kami ng itlog sa Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Noong kumikita na ako ng sarili kong pera, noon na rin ako natutong magbisyo, Kuya Bono. Alak, sigarilyo. At ito ang naging sanhi upang hindi ako makaipon. Hanggang sa tinanggap ko na lang na hindi na talaga ako makakapag-aral sa college. At nagtrabaho na nga lang ako na walang kursong tinapos. Sa isang araw, nagpabinyag ang katrabaho ko. Kinuha niya akong ninong ng kanyang anak. At sa binyagan na yon, Kuya Bono, ay nakilala ko ang babaeng muling nagpatibok sa aking puso. Siya ay si Joy at isa din siya sa mga ninang noon. Sa simbahan pa lang noon, Kuya Bono, ay panay ang sulyap ko kay Joy. Napagtanto ko na nangyari sa akin noon ang tinatawag nilang love at first sight. Then sa reception ay siya pa rin ang laging hanap ng mga mata ko at nung magkaroon ako ng pagkakataon ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Nilapitan ko si Joy at Miss, pwede ba makipagkilala? By the way, I'm Sherwin. Pagpapakilala ko sa kanya kasabay ng paglahad ng aking palad. Tinanggap naman niya ang pakikipag-shake hands ko, Kuya Bono, sabay sabing, ako naman si Joy. Sa pagkakadaop ng mga palad namin ng sandaling yun, Kuya Bono, ay tila nakadama ako ng malakas na boltahe ng kuryenteng gumapang sa katauhan ko. Joy, kakapalan ko na mukha ko. Pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Ha? E pag ginawa mong CP number ko, ano pang gagamitin ko? Pagbirong sagot niya. Maluwang ang ngiti naming dalawa noon, Kuya Bono, pero pakiramdam ko nakangiti din ang puso ko dahil sa ligayang hatid ni Joy sa dati kong malungkot na puso. Sa binyag na yun, Kuya Bono, ay mayroon silang videoke. Hindi ko hilig ang kumanta, Kuya Bono, pero napakanta ko.
yung Born For You ni David Pomeranz ang kinanta ko. At sa bawat saliw ng awiting yon ay napapasulyap ako sa kanya sa tuwing magtatama ang aming mga mata ay tila naglululundag ang puso ko sa tuwa. Nagpatuloy kami sa aming palitan ng mensahe at pagtatawagan, Kuya Bono, hanggang sa tuluyan na akong nagtapat ng damdamin ko kay Joy. Joy, hindi na kita maalis sa isip ko. Kung dati ay nasa isip lang kita, alam mo ngayon, nasa puso na kita. Pwede ba kitang ligawan? Ah, Sherwin, sorry, pero hindi pa kasi ako handang magmahal ulit eh. Kagagaling ko lang kasi mula sa isang masakit na breakup. Ah, okay lang, Joy, nauunawaan kita. At nakahanda akong maghintay hanggang sa oras na handa ka na magmahal muli. Handa akong maghintay, Joy, dahil naniniwala ako na ang tunay na lalaki marunong maghintay. Ikaw ang bahala, pero tandaan mo to, Sherwin. Hindi kita inuobliga na hintayin ako at hindi ko rin may papangako na may mahihintay ka sa akin. Sige, Joy, pero sana hayaan mo na lang ipadama ko sa iyo ang pagmamahal ko. Anim na buwan, Kuya Bono, or since 6 months bago ako sinagot ni Joy. Tandang-tanda ko pa ang petsa ng pagsagot niya sa akin. June 18, 2009. Nasa park kami noon, Kuya Bono, at sa katuwaan ko ay nayakap ko at nahagkan ko sa noo ang aking pinakamamahal na si Joy. Gigil ako noon, Kuya Bono, at halos di ko siya kayang bitawan sa pagkakayakap ko, pero huy, awat na! Pinagtitinginan na tayo. Ayaan mo sila. Ang mahalaga, mahal na mahal kita. At hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, Joy. Pakiramdam ko, ako ang pinakamasayang nilalang dito sa mundo. Mula noon, Kuya Bono, tuwing sasapit ang mansary namin ay hindi ako nawawalan ng sorpresa kay Joy. Hindi man mamahalin pero espesyal galing sa puso. Kahit sa simpleng pag-awit lamang ay pwede mo nang ipadama ang pagmamahal mo. Gaya noong kinantahan ko siya ng kanta ng Republican, yung Ang Aking Pagmamahal. Nagustuhan niya ito at dinownload pa nga niya yung kanta. Awit ko ito para sa kanya noon, Kuya Bono, dahil pinipilit ko nang magbago noon. Unti-unti nang tinatanggal ang mga bisyo ko para sa kanya dahil yun ang hiling niya sa akin. At saka bawal din daw kasi sa religion nila ang paninigarilyo. Hanggang sa dumating na nga ang matagal ko nang pinaghahandaan, Kuya Bono, ang first year anniversary namin. Sinurpresa ko ulit siya, imbis na lumabas kami ay sa bahay ko siya inaya. Ako ang nagluto ng mga paborito niyang pagkain. Passion ko din kasi ang pagluluto. Pagkatapos namin kumain ay nanood kami ng movie, yung A Walk to Remember. Grabe, sobrang nakakaiyak ang movie na yon, pero bago pa kami maiyak ay inilabas ko yung isa kong sorpresa para sa kanya. Yung regalo ko sa kanya na heart-shaped silver necklace, yung couple, yung nahahati sa gitna. Tigisa tayo para kapag nawala yung isa, hindi na mabubuo yung puso ko. Ay, ang ganda! Mahal to, no? Sabi niya. Siyempre, mahal. Mahal ko pagbibigyan ko, eh. Kaya lang, Kuya Bono, sa araw ding yon ay nakamtan ko naman ang pinaka-the best na regalo mula sa kanya. Ipinagkaloob niya sa akin ang sarili niya. Bahagya nga lang akong na-disappoint dahil nalaman ko na hindi ako ang nauna sa kanya, pero okay lang. Hindi na ako nagtanong pa. Tinanggap ko siya ng buong buo at ipinaramdam ko pa rin sa kanya na special siya sa akin.
Isang linggo matapos ang anniversary namin ay naramdaman ko na yung panlalamig ni Joy. Hinayaan ko lang muna siya kasi baka lalo pa kami mag-away kapag kinumpronta ko siya. Hanggang sa umabot ng 2 buwan halos, hindi siya nagre-reply sa mga text ko. At kapag tumatawag naman ako, hindi siya nawawalan ng dahilan. May ginagawa ako, pagod ako, kailangan ko magpahinga. Ganito lagi ang mga alibay niya. Hanggang sa dumating ang isang araw, ang sabi ng kumare namin, "Pare, may pinasasabi si Joy." "Ano yun, Mare?" "Kalimutan mo na raw siya." "Ha? Bakit naman?" "Eh kasi nga ikakasal na yung tao." "Ikakasal? Paano yung mangyayari, Mare?" "Naku, huwag kang magbiro ng ganyan, Mare." "Totoo yun, Pare." "Eh bakit hindi siya nagsasabi sa akin ng totoo?" "Ang sabi niya, ayaw ko daw niya makita dahil maaawa lang daw siya sa'yo kapag sa personal niya sinabi." Sapat na mga narinig kong yun mula sa kumare namin, Kuya Bono. Dali-dali kong denial ang number ni Joy pero kinakancel niya ang tawag ko. Tinext ko siya, "Sagutin mo, mag-usap tayo," sabi ko sa text. Nung muli akong tumawag ay sinagot niya na, "Joy, nandito si Mari eh. Ang sabi niya, ikakasal ka na daw. At kalimutan na daw kita. Pinagtitripan niyo ba ako?" "Hindi." "So totoo, ikakasal ka na?" "Oo. Kaya kalimutan mo na ako, Sherwin." "Huwag ka namang magbiro. Nasasaktan ako." "Hindi ako nagbibiro. Ikakasal na nga ako." "Paano nangyari? Ako yung boyfriend mo. Ginamit lang kita para makaganti ako kay Mark. Joy naman eh, paano mo nagawa sa akin to?" "Sherwin, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo nung una pa lang na hindi ko maipapangakong may mahihintay ka? At ikaw din nagsabi na kung mahal mo ako ay hindi ka maghihintay ng anumang kapalit. Nagloko lang si Mark noon at ginantehan ko lang siya. Nagkalabuan kami noon pero okay na kami ngayon at mahal pa namin ang isa't isa. Joy, gusto kong malaman sa huling pagkakataon, sa mga nangyari sa atin sa loob ng isang taon, minahal mo ba ako?" "Hindi. Hindi, Sherwin, hindi kita minahal. Awa lang ang naramdaman ko sa'yo." Pagkasabi ni Joy ng mga salitang ito ay tuluyan ang nahulog ang mga luha ko, Kuya Bono. Hindi na ako nakapagsalita hanggang sa nawala na rin sa kabilang linya si Joy. Awang-awa ako sa sarili ko noon, Kuya Bono. Natagpuan ko na lang ang sarili kong nakikipaglasingan sa pinsan kong si Edwin. Tumatagay habang tumutulo ang mga luha. Muli pa kami nagkainuman ni Edwin ng sumunod na araw, Kuya Bono, at noon ay niyaya niya akong sumali sa kanilang text clan. Ayon kay Insan Edwin ay masaya daw sa text clan nila. Sabi pa niya magmumulta raw siya ng isang case kung hindi ko na-enjoy ang kanilang text clan. So nagpaturo ako sa kanya, Kuya Bono. Outlander ang ginamit kong codename noon sa text clan.
Na-enjoy ko naman, Kuya Bono, dahil araw-araw ay may mga messages ako natatanggap halos mula sa GM lahat. Iba-ibang tao ang nakikilala ko pero kilala ko lamang sila sa mga code names nila. Isa na doon si Virus, Megan at Black Diamond. Si Black Diamond, Kuya Bono, ang una kong naging close sa grupo namin na ang pangalan ay Mosquito. Marami kasing team yung clan namin. May Kanto Terorismo, Vampires, Tres Marias, Mosquito at iba pa. Yung iba mga solo lang, walang ka-team. Si Megan kasali sa Tres Marias, si Virus naman kasali sa Vampires at si Black Diamond kasali sa amin, sa team naming Mosquito. Si Megan ay naging close friend ko din, Kuya Bono. Kabiruan ko sa lahat ng oras through GM and PM. Maganda kasi siyang ka-text, laging jolly. Pero una kong niligawan nun si Black Diamond, Kuya Bono, siya kasi yung kakaisa-isang babae sa grupo namin at siya din yung lagi kong katawagan. Hanggang sa naging featuring ko pa nga siya. Dahil nga sa laging siya yung kausap ko ay siya lagi yung kasakasama ko tuwing eyeball. At unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya kaya niligawan ko siya. Pero sabi niya, mahihintay mo ba ako? Nag-aaral pa kasi ako ngayon at may pangarap ako makatapos. Oo naman, kung payagan mo lang ako, maghihintay ako. Ikaw ang bahala, 2 taon pa kasi ako bago makatapos. Okay lang, basta ba kapag nakatapos ka eh, okay lang sa'yo ang hamak na driver lamang. Oo naman, basta hintayin mo ako. O sige, bakit ko? Pabirong sabi ko, sabay ngiti. Uwin ka din, lakay. Sagot naman niya. O so tayo na? Hindi pa ha. May call sign lang tayo pero hindi pa tayo official. Magtatapos pa ako. Naging ganoon nga kami, Kuya Bono, for almost a year hanggang sa pinauwi na siya sa Cagayan at doon na mag-aaral. Taga Cagayan kasi sila, Kuya Bono. Naging masakit sa akin ang pagkakalayo namin pero wala kaming nagawa dahil yun ang hinihingi ng pagkakataon. Naging LDR nga kami. Dito na umusbong yung mga di pagkakaintindihan, Kuya Bono, hanggang sa isang araw. Sinabi ng pinsan ko na punta daw kami sa tinutuluyan ng nililigawan niya na clanmate namin, si Cham. So gagawin mo pa akong chaperon? Sabi ko sa pinsan ko. Sige na, insan. May kasama naman daw siya eh, si Virus. Sige na nga. Baka magtampo ka pa eh. Pumunta nga kami sa kasera ni Cham, Kuya Bono, at pagdating namin doon ay naglabas ng alak si Virus. Si Virus kasi, Kuya Bono, ay modernang babae. Yung game sa lahat ng bagay. Maganda siya kahit hindi maputi. Moreno, pero yun ang nagdala sa kagandahan niya. Nag-inuman nga kami ng mga oras na yon hanggang sa malasing na ang pinsan ko at natulog na sa sofa. Si Chum naman nagpaalam sa amin na marami daw siyang nainom. Naiwan kami ni Virus, Kuya Bono. Nagkakwentuhan kami nang biglang iniba niya ang topic. Ikaw ba nagka-GF ka na? Tanong niya. Oo, minsan. Kaso kinasal sa iba. Bakit mo natanong? Ako kasi, ayaw ko ng commitment na ganyan, nasasaktan ka lang. Gusto ko free lang ako. Kwento niya. Pero di ba mas maganda kung may inspirasyon ka? Sabi ko. Naku! Aksaya lang sa oras yung relasyon na yan. Mas maganda yung nakilala mo, tapos magbigayan kayo, tapos. Pwede ba yun eh, babae ka? Paano kung nabuntis ka? Okay lang.
E di palalakihin ko, at least may anak na ako na maghahalaga sa akin pagtanda ko. Alam mo, lasing ka lang. Tulog na tayo, sabi ko. Naku, kunwari ka pa eh, may gusto ka sa akin eh. Ayaw mo ba ako? Halika, anakan mo na ako, sabi niya. My God naman, virus. Ano ba yung pinagsasabi mo? Lasing ka lang. Tatawanan mo din yan bukas pag sinabi ko na sa'yo. Alam mo, masyado kang pa-gentleman eh. Pare-pareho naman kayo malalaki eh. Sex lang ang habol niyo sa aming mga babae. Pagkasabi niya nito, Kuya Bon, ay bigla niya akong hinalikan. Halik na mapangahas. Halik na mapangangkin. Mapusok. Teka lang, virus, malito eh. Huwag ka nang pa-inosente pa. Palay na ka lumalapit sa'yo, ayaw mo pang tukain. Pero virus, hindi na ako nakapagsalita pa, Kuya Bono, dahil mulang sinakmal na mga labi niya ang mga labi ko. At dahil sa kalasingan at kapusukan ni virus, Kuya Bono, ay di na rin ako nakapagpigil sa sarili ko. Lalaki lang ako. Sabi nga niya, palay na daw ang lumalapit. Kaya ayun, tinuka ko na. Hindi ko alam, Kuya Bono, ay pinakialaman pala ni virus ang cellphone ko. Tinext niya si Black Diamond ng ganito. Kalimutan mo na ako, may mahal na akong iba. Break na tayo. Pagkatapos ay pinutol pa niya ang SIM card ko. Dahil doon ay nawalan na kami ng communication ni Black Diamond. Nagalit siya sa akin. Nagpalit na rin siya ng number at ayon sa pinsan ko, wala na rin daw si Black Diamond sa clan. Noon nga ay nawalan na naman ako ng babaeng minamahal at dahil ito sa kagagawa ni virus. Kukumprontahin ko pa sana siya kaya nga lamang ay baka ibalik lang niya sa akin ang lahat ng sasabihin ko, baka sabihin pa niyang pinagsamantalahan ko yung kahinahan niya kaya't hinayaan ko na lang. Sa mga sumunod na araw, Kuya Bono, ay sa pagtitrip ko ginugol ang oras ko. Pinagtitripan namin ng mga pinsan ko ang mga clanmate namin. Maski sa text o kaya sa personal ay ganun kami. Kami yung naging joker ng clan. Nagpalit din kami ng codenames. Sa kanya, Vastos. At ako naman ay Joker of Hearts. Pinili ko ang codename na yun, Kuya Bono, dahil feeling ko pinaglalaroan ako ni Cupido. May makikilala akong mamahalin tapos bigla namang mawawala. 20 years old na ako noon, 20 years old na ako noon, Kuya Bono, pero wala pa akong tumagal na relasyon. Isang grand eyeball ang ginanap sa may park, Kuya Bono. Pumunta kami ng pinsan ko. Linggo yun noon, kaya wala akong trabaho. Pagdating namin doon ay wala pong masyadong tao. Iilan pa lang kaya naisip kong pagtripan si Megan. Siya kasi yung isa sa pinaka-close sa akin. Bago ko siya nilapitan ay pumitas muna ako ng isang bulaklak. Paglapit ko ay nakita kong mukhang malungkot siya. Meg, para sa'yo, sabi ko sabay abot ng bulaklak. Para sa akin, tila nagtatakang tanong niya. Hindi, hawakan mo lang, pabirong sabi ko. Tarantado, wala ka na namang magawa, no? Ako na naman pagtitripan mo. Binibiro lang kita. Nakita ko kasi malungkot ka, kaya
pinapatawa kita. Yan kasi ang problema sa iyo, puro ka biro. Totohanin kita dyan eh. Pabiro ding sabi niya, nagkatawanan kami Kuya Bono. Naging mas malalim pa ang pagiging magkaibigan namin ni Megan hanggang sa unti-unti na akong nagbabago sa kanya. Yung mga dating mga biro ko sa kanya ay nagiging totoo na. Tinatamaan na ako sa kanya. Ang naging problema lang ay baka pag nagtapat ako sa kanya, aakalain niyang biro pa rin ang lahat. Noon ko napagtanto na may mali din pala ang pagiging palabiro. Kaya mong pasayahin ang ibang tao pero hindi ang sarili mo. Tapos yung gusto mong magseryoso na pero sa tingin nila, nagbibiro ka pa rin. Isang araw ni Yaya kong lumabas si Megan. Wala akong kasama ka ako pero ang totoo ay gusto ko siyang masolo at makausap. Dahil magtatapat ako sa kanya. Noong kumakain kami Kuya Bono ay bigla siyang nagsalita. Alam mo, feeling ko mahal na kita. Biglang sabi niya. Talaga mahal mo na ako? Oo eh. My heart seems to jump out of my chest every time I read your messages. Sabi pa niya. Talaga lang ah, alam mo ba na ano? Totoong totoo, na joke lang. Ikaw ah, marunong ko na rin mag-trip ah. Eh kanino pa ba ako matututo? Ngumiti na lang ako noon Kuya Bono pero ang totoo, nasaktan ako. Akala ko kasi totoo na, na mahal nga niya ako. Biruin mo, biro lang yon pero nasaktan ako. Tingnan mo nga naman kapag nagbiro ang tadhana Kuya Bono. Yung taong palibiro, sa biro din lang nasasaktan. Hoy ano, natulala ka na. Pagbukaw niya sa pagkatulala ko, Kuya Bono. Ano bang meron? Wala. Iniisip ko kasi kung paano ko sasabihin sa'yo na mahal kita, na hindi biro ang dating sa'yo. Uwe, joke yan, no? Gusto mong gumante? Hindi na to biro, Megan, eh. Totoo na to. Talaga lang, ha? Oo, kasi araw-araw ay text mo ang lagi kong inaabangan. At unti-unti na akong nahuhulog sa'yo. Alam mo yung feeling na parang sasabog ang dibdib ko kapag di ko nasabi to sa'yo. Totoo, Megan. Mahal na kita. Ganun ba? Alam mo, ako din eh. Nung una pa lang tayo magkita ay may naramdaman na akong para sa'yo. Kaya nga lang, puro ka biro. Natuwa ang puso ko nung marinig ko ito sa kanya. Iniisip ko nga eh, kapag binibiro mo ako dati, sabi ko sana totoo na lang para naman magkatotoo na din yung kilig ko. Pero ngayong nagtapat ka sa akin at mukhang seryoso ka naman, sige Sherwin, sinasagot na kita. So tayo na? At kong tanong. Oo, tayo na. Tayo na talaga? Hindi na to biro? Kuritin mo nga ako, baka na nanaginip lang ako. Sabi ko. Oo, ayan. Masakit, gusto mo isa pa? Ayoko na. Tama na ang kurot. Kiss naman. Sinagot ako ni Megan noong April 1, 2011. Naging masaya kami sa aming relasyon Kuya Bono hanggang sa magpunta siya sa Maynila para magtrabaho. Noon na umusmo ang mga di namin magkakaunawaan.
halos nawalan na din kami ng time sa isa't isa. Ito din kasi yung time na palagi kaming nag-overtime sa trabaho kasi marami kaming hinahabol na delivery. O kaya Bono, naghiwalay kami ni Megan dahil sa selos, kawalan ng tiwala at time, pero hindi ko siya sinukuan. Naulit-ulit ang ilang beses na away-bati hanggang sa noong umuwi siya dito sa Ilocos ay hindi ko na siya pinakawalan pa. Niyaya ko na siya magpakasal. Hindi naman masyadong romantic yung proposal ko kasi nga minadali ko lang. Nasa tabing dagat kami sa kanila nung mag-propose ako. Kinutsaba ko ang mga pinsan at kapatid niya. Palubog na noon ang araw. Sunset na mag-set up sila ng mga bulaklak sa dalampasigan na hugis puso at may kartulina na may sulat na "Will you marry me?" At kasabay ng paglubog ng araw ay ang pagluhod ko sa harapan niya at pagsuot ng singsing sa daliri niya. Sigawan ng mga kinikilig na pinsan niya, Kuya Bono. Ano mo'y isang eksena ito sa pelikula. Noong mamanhikan na kami, ang akala ng pamilya ko at mga kamag-anakan namin ay nagbibiro lang ako. Sinabi ko ito sa tatay ko gabi pa lang pero hindi yata naniwala. Kinaumagahan ay pinuntahan pa ako ng tita ko para kumpirmahin kung totoo. Sabi ko oo. Ayun, nagkagulo na mga tito at tita ko. Kanya-kanya na nang hiyahanda para baunin sa pamamanhikan. Habang nasa daan kami ay niloloko ko sila. Saan ba tayo magpipiknik? Tanong ko kunwari. Nagalit sa akin yung isang tita ko. Hanggang sa tinuro ko na nga ang daan papunta kina Megan. Medyo malayo kasi sa Sinait, Ilocos Sur kami pupunta at doon nga noon ay napag-usapan na ang tungkol sa kasal. December 22, 2013 kami ikinasal ni Grace, Kuya Bono. Grace po ang pangalan ng misis ko. Megan lang ang codename niya noon sa Tex Clan. Simple lang naging kasalan. Yung tipikal lang na sayawan sa gabi at seremonya sa simbahan kinabukasan. Hindi po nakauwi yung nanay ko. Bagay na sobra kong ikinalungkot. Sobrang mahal ko ang asawa ko, Kuya Bono. Kinantahan ko nga siya noong kasal namin ng Endless Love. Paborito ko kasi yon at idol ko si Marcelito kaya ginagaya ko. Naging mabuti naman ang pagsasama namin ni Grace, Kuya Bono. November 9, 2014, binayayaan kami ng Panginoon ng isang magandang anak na babae at pinangalanan namin siyang Megan. Malaki na siya ngayon, magsi-6 years old na siya. Nasa Sinait nga lang sila ngayon kasi doon kami nagpatayo ng bahay. While ako ay nandito po sa Ilocos Norte dahil nandito ang trabaho ko. At habang nagdi-deliver kami, sinisingit ko ang pagsusulat ng kwento gamit ang cellphone ko. At ipapadala ko sa email mo. Hanggang dito na lang, Kuya Bono. Maraming salamat and more power sa iyong programa. Lubos na gumagalang, Sherwin. My love, there's only you in my life. The only thing that's bright. My first love, you're every breath that I take. Care, oh yes, you will always.
kwento ng buhay at pag-ibig ni Sherwin mula dito sa DKB, Dear Kuya Bono ng Bonus Love Tube, The Kahugot YouTube Channel. Sherwin, maraming salamat for sharing your story. Ano? Sana kahit nabasa na yung kwento mo ay patuloy ko pa rin tumangkilik sa KBSS at dito sa DKB. Maraming salamat sa suporta mo sa ating programa and most especially, thank you for sharing your story. And congratulations kasi matapos mo dumaan sa ilang kabiguan ay nagwagi ka naman sa pagkakatagpo mo kay Grace. Dati mo nang kakilala, hindi ba? Kaya lang hindi mo napapansin, hindi mo alam. Ayun, nagtahula na yung mga aso. Dati mo nang kakilala, ano? Pero hindi mo alam na siya pala yung nakatadhana sa'yo. Diba? Naging busy ka sa pangungulekta ng akala mo ginto, yung pala mga bato, putik ang mga nadampot mo. Ang ginto pala ay nasa paligid mo lang, hindi mo lang alam. And be thankful kasi siya ay napunta sa'yo. Okay? So again, thank you so much sa lahat mga kahugot natin na umantabay muli sa ating kwento ngayon dito sa DKB. Thank you very much. Hanggang sa susunod na kwento, lagi lang tumutok dito sa DKB. Mag-subscribe ka kahugot kung hindi ka pa subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kung meron tayong bagong kwento. At sa mga may kwento namang maikse, isend lamang sa KBSS at babasahin natin ng live sa ating Facebook page na Kuya Bono. At sa mga may mahabang kwento, isend din naman sa dearkuyabono@gmail.com at dito naman mababasa sa DKB. Hanggang sa muli mga kahugot, ingat palagi, God bless.